Kumusta mga bro? Andito tayo ngayon sa Des Marketing or Yamaha 1. Dito lang yan sa Lilia Avenue, Cogon Rotonda or Mock City. Sa mga gusto mag-inquire, pwede kayong pumunta rito. Pwede rin kayong tumawag sa contact number nila na nasa screen. Or pwede rin kayong mag-chat sa Facebook. Search nyo lang Des Marketing or Mock Yamaha 1. Ang ire-review natin ngayon ay ang Yamaha Mio Sporty. Ito ata ang pinakamatandang scooter ngayon sa market. Isa ito sa mga patunay kung gaano kaganda, maaasahan, at katibay ang mga scooters ni Yamaha. Itong nasa harap natin ay limited edition na kulay at design. Ang tawag dito ay ang Fine Gear Trip Edition. Ang ibang color options nito ay cyan, magenta, matte black, at matte blue. At yun, huwag na natin patagalin at ikutan na natin siya. Okay, dito sa headlight niya, naka-halogen bulb pa siya. Pero para sa akin, mas gusto ko pang ganito kasi mas mura siya palitan kahit yung LED pa. Plain lang yung design ng handle cover. Ito yung brake levers. Naka-short stem yung side mirror niya. At naka-dahon type. Dito naman sa gitna, meron siyang emblem ng Yamaha. Then, meron siyang decals dito sa gilid. Yung limited edition lang yung may ganitong design. So, eto siya sa malapit. May pagka-Polynesian yung design niya. Balik tayo dito sa gitna. Nandito yung busina niya sa loob. And sa kabila, open lang to. Then, yung signal lights niya, bulb type pa. Ganun din dito sa park light. So, tong part na to yung rason kung bakit Mio Smiley yung tawag dito. Ang kulay nitong front fender niya ay matte dark gray. At yung nasa taas naman ay matte silver. Ito yung disc para sa brake niya dito sa harap. Then naka single pot piston caliper siya. Sa suspension naman naka telescopic fork. And meron siyang decals ulit dito. Pati na dito sa alloy mags niya. Yung brand ng gulong is IRC. At yung tire size naman ay 70x90 R14. And tube type pa to mga bro, meaning meron pa siyang interior. Ito yung side view dito sa harap. Wala naman masyadong makikita dito except dito sa Mio Sporty na sticker niya. Sa step board, okay siya. Spacious naman dito sa gitna at lalo na dito sa paahan. Okay na okay ito kapag lagi kang may dala sa biyahe. Meron siyang butas dito na napapasukan ng hangin papunta dun sa makina niya. Then dito sa taas meron siyang sabitan. Dito sa side stand niya, hindi pa ito equipped ng kill switch. Kaya aandar pa rin yung makina mo kahit nakababato. At ito naman yung footrest para sa angkas. Lipat naman tayo dito. Ito yung crankcase cover niya. Nasa loob niyan yung CVT. And meron pa siyang kickstart mga bro. Dito kayo magsasalin ng gear oil nyo. At sa baba, dito naman mag-a-adjust kung gusto nyo higpitan or luwagan yung brake nyo. Sa suspension naman dito sa likod, naka-monoshock si Mio Sporty. At non-adjustable to mga bro. Air-cooled tong motor na to. At ito yung fan niya. Dito naman yung dipstick at dito ka rin magsasalin ng engine oil mo. Yung heat guard niya is black plastic at merong chrome dito sa gitna. At ito naman yung itsura ng muffler tip niya mga bro. Isa sa mga nagustuhan ko dito, meron siyang swing arm unlike sa ibang labas na Mio na wala. Makikita mo lang ulit yung ganito sa Mio Aerox na. Mas gusto ko kasi yung ganito. Para sa akin, mas secured yung gulong niya. Ang brand ng stock na gulong niya dito sa likod ay IRC pa rin. Ang sukat naman ay 80x90 R14. Tube type din kagaya ng nasa harap. Lipat naman tayo dito sa taillight niya mga bro. Yung brake light niya is naka bulb type pa. Then itong part na to sa baba, reflector yan. Then, bulb type din yung mga signal lights niya. Ito yung rear fender niya. Then, yung plate holder.
At ang susian naman na to, ito yung para sa U-Box. Sa upuan, napakalambot niya. Kahit dito sa pilyon, may kadumihan nga lang, pero konting linis lang naman yung katapat nito. Para mabuksan to, kailangan lang nating ipasok yung susi niya dito sa slot na to. So, ito pala yung itsura ng susi niya, mga bro. Ito yung gas tank niya at meron tong capacity na 4.1 liters. Ito yung laman ng U-Box niya ngayon. Lalagyanan ng tools at extra fuse, yung owner's manual, then yung warranty guide. So, maliit lang talaga yung storage niya. Pero okay na rin naman kaysa wala. And kaya pa rin naman niya mag-accommodate ng gamit. Kagaya nitong laman niya ngayon. Nandito lang din sa tabi ng storage niya yung battery. Kung mga papel or mga maliliit na bagay lang naman yung ilalagay mo, enough lang naman yung space niya. And pwede ka pa nga maglagay ng iba. Sa manibela na tayo, mga bro. Ito yung point of view kapag nakaupo ka na kay Sporty. Dito sa kaliwa, ito yung hand grip niya. Then ito yung brake lever para sa likod. Sa switches naman, ito yung para sa high and low beam. Then sa signal lights. At sa busina. Then yung side mirror. Dito naman sa kabila, ito yung hand grip niya. Then yung brake lever para sa harap. Merong switch yung headlight tsaka park light niya. So meron kang option na i-off lahat, lalo na kapag umaga. Then ito yung push start at yung side mirror. Sa panel gauge naman, ito yung speedometer. Tapos nasa gitna yung odometer. Fuel gauge. May Yamaha logo siya dito. Turn signal indicator at high beam indicator. Pag-usapan natin yung presyo ni Mio Sporty. Ang SRP niya ngayon ay 73,500. Meron siyang down payment na 4,000. Sa 36 months or 3 years, ang babayaran niyo buwan-buwan ay 3,347. Sa 24 months or 2 years, 4,312. Sa 12 months or 1 year, 7,208. Kapag nagbayad kayo on or before sa due date nyo, meron kayong rebate na 200 pesos. Sa requirements naman, para sa applicants, magdadala kayo ng dalawang 2x2 ID picture, tatlong photocopy ng driver's license nyo, tag-iisang photocopy ng dalawang valid IDs, at LTO client ID or client number. Para naman sa co-maker, dalawang photocopy ng isang valid ID. At doon nagtatapos ang ating walk-around review kay Yamaha Mio Sporty. Comment na lang kayo sa baba kung anong masasabi nyo sa motor na to. At sa susunod ulit, mga bro.